Mga kapuso, mula dito sa GMA I Am Ready Command Center, ako po si Nathaniel Cruz. Lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Iday. Ito ang pang-apat na bagyo para sa buwan ng Hulyo. At ngayon ay buwan na ng Agosto. Inaasahan ba natin na mayroon pang susunod pagkatapos nitong si Iday? Yan ang pag-uusapan natin para ngayong kauna-unahang webcast natin para sa buwan ng Agosto. Ito yung satellite imagery na kung saan ipinapakita na lumabas na nga ng Philippine Area of Responsibility itong bagyong Iday patungo ng Southern Japan. At may binabantayan din tayong isa pang panibagong bagyo na nasa may halos malapit sa Guam at inaasahan na ito ay magiging isang malakas na bagyo dahil sa ayon sa Japan Meteorological Agency, ito ay isa ng tropical storm at may international name na Halong. Base sa forecast track ng The Weather Company, may posibilidad o mataas ang tsansa na itong bagyong si Halong ay papasok ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Lunes o madaling araw ng Lunes kung hindi magbabago yung kanyang inaasahang direksyon at galaw. At kapag ito ay pumasok na ng PAR, ito na ang kauna-unahang bagyo para sa buwan ng Agosto at papangalanan itong Jose. Hindi inaasahan na tatama ito sa kalupaan pero inaasahan na magpapalakas ito ng hanging habagat. Ito po yung southwest wind flow natin na hinatak nung dumaang bagyong si Iday at patuloy na hatakin nitong tropical storm Halong kapag ito ay nasa may east of either northern Luzon or dyan sa may extreme northern Luzon. So tuloy-tuloy po ang magiging mga pagulan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas katulad dito sa Baguio City. So kung kayo mamamasyal ngayong weekend sa Baguio City, maging I am ready sa maulang panahon at ito ay dahil sa epekto ng malakas na hanging habagat na hinahatak pa rin nung papalayong bagyong si Iday. Kung kayo naman ay pupunta sa Zambales, particularly Olongapo, as usual, dahil sa epekto ng hanging habagat, inaasahan din po yung mga pag-ulan, kaya magdala kayo ng panangga sa ulan. Kung kayo naman ay nasa Bicol Region, papunta ng Legazpi City, maulan din ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Mga magsuswimming sa Boracay, maulan na panahon ang naghihintay sa inyo dyan sa Boracay. Again, because of the intensified southwest monsoon, tuloy-tuloy po yung mga pag-ulan na yan ngayong weekend hanggang sa kalagitnaan ng susunod na linggo. Kung kayo naman ay nasa Cebu, mas mahihinang pag-ulan lamang ang mararanasan nyo dahil hindi pa ganun kalakas ang habagat. Pero dahil sa inaasahang pagpasok ng bagyong Halong o pwedeng maging Jose, asahan nyo na po sa mga susunod na araw, magiging maulan sa inyo dahil sa paglakas ng hanging habagat. At doon po sa mga taga-Tacloban, Leyte, maulan sa susunod na tatlong araw, Saturday up to Monday, expect better weather sa Tuesday and then maulan ulit pagdating ng Miyerkules. Sa mga taga-Zamboanga, dahil malayo kayo sa epekto ng southwest monsoon sa ngayon, mas magandang lagay ng panahon this coming Saturday, pero magkakaroon ng mga pag-ulan pagdating po ng Linggo hanggang Martes. At doon sa mga magsa-surfing dyan naman sa Siargao, maganda ang lagay ng panahon natin. Pero sunod-sunod na po pagkatapos ng from Sunday up to Wednesday, tuloy-tuloy na po yung mga mararanasan nating mahihinang pag-ulan lang naman. At dito sa Metro Manila, mga kapuso, maulan po ngayong weekend hanggang sa Miyerkules ng susunod na linggo. Kaya doon sa mga mamamasyal, doon sa mga aalis ng bahay, magdala po kayo ng panangga sa ulan. Mga kapuso, typhoon season po tayo ngayon. Nakaraang buwan, apat na bagyo yung ating naranasan at isa nga dyan ay ang bagyong si Glenda na puminsala sa napakaraming mamamayan, lalong-lalo na dito sa Bicol Region, Southern Tagalog Provinces, including Metro Manila. Buwan ng Agosto, inaasahan pa rin natin ayon sa PAGASA, tatlo hanggang apat na bagyo ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility. At nakikita nga natin na mayroong isang posibilidad na kauna-unang bagyo for August, papasok sa Monday at ito ay papangalan ng Jose. Kaya paalala po sa atin, dapat maging I am ready tayo, may bagyo man o wala.
Mula dito sa GMA I Am Ready Command Center, ako po si Nathaniel Cruz, ang inyong naging tagapag-ulat.